Halika nga. Ano nangyari sa'yo? Naipit ka sa bato. Kasi, hindi ka nakikinig sa magulang mo. Kaya yung mga kabataan, pag hindi sumusunod sa mga magulang, ayun, nakukumpromiso. Ang mga isdang ire, kahit na anong hirap ng nanay nyo, lagi ka rin sa putikan. Mga isda kasi eh. Siguro ang gumawa ng isda, isda rin. O pakakawala na kita ha, baka magpapaulan, baka ka mabasa. Umuwi ka ng maaga, baka maglalasing ka pa. Pulburo na naman. Kaya't na dinamita na naman yan. Walang ginagawa ko, hindi mambumbong ng isda, hindi nahawa sa ating maliliit. Yako si Beto na naman may kagawa niyan. Eh, sino pa? Siya lang naman ang mahilig magtapon ng dinamita. Loryo, mabuti pa, puntahan mo si Betong. Puntahan mo siya. Teka muna, bakit ako ituturo mo laki nun? Bakit hindi ikaw mapunta? Takot ka naman sa laki. Anong malay mo? Malaki nga, pero bamba naman. O, oh, eh, bamba pala, di ikaw na. Oh, ikaw na, akong bahala, ako lang ang alalay mo. Betong, ikaw naman eh, wala ka isang salita eh. Nakapulong tayo, nakaisa tayo, walang gagamit ng bumbong. Bakit ka naman nagbumbong? Anong pakialam mo? Anong pakialam mo eh, pati kami natatamay. Isipin mo na lamang, ikaw lang mayroong malalaking isda. Ang makukuha namin, yung maliliit. Tama ba yan? Ikaw lang makikinabang. Saka hindi pa alisana kung magbumbong ka, malalaki isda. Sinasawata mo yung paglaki ng maliliit na isda eh. Kung yung anak mo ngayon, bumbungin yan. Masawata ang paglaki niyan, gusto mo ba yon? Ibali sana kung maliliit lang ang isda, pati yung mga itlog. Eh, kuya, itlog mo pasabukin namin ngayon. Bakit? Kaya mo? Ha? Ano, kaya ko ba? Kaya mo yan. Ha? Sabakan mo, kaya mo yan. Ikaw, Ike, nakikiisa ka pa ngayon. Kaya ano gusto mo mangyari? Ikaw! Uwi na ako. Ha? Oh, umuwi na si Ike, umuwi na rin tayo. Eh, si Beto, kaya mo yan. Ang laki. Hindi, kaya mo yan. Ano ba talaga gusto mong palitawin? Ano gusto mong mangyari? Ang gusto ko sana mangyari, huwag kami daw magbumbong eh. Ay, kung di ako pumayag. Mag-aalok ang balat sa tinalupan. Ano na pumayag? Ngayon, ikaw ngayon ang pasasabukin mo. Uyo! 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 Uyo
Bakit? Maski na tayo sumabog. Hindi ito sabog to. Kandila ito, kandila. Kandila. Kandila, makamabog pa tayo. Halika lang. Ano itsura? Kinitit mo pa, marunong ka na tumingin sa binti, mga sasyan, ha? Anong gusto mo? Maloko ko rin sa mga dumating na babae. Hoy, ako'y tumanda ako ng ganito. Hindi ko inintindi ang babae sa buhay, pesi lamang yan. Ano, ngayon pa ako magpapakaloko sa kanila? Nasaan ang kapatid mo, si Utong? Ando, tumingin nga yung mga babae. Ayun! Intindi niya yung mga babae, ayaw niya ako tulungan dito sa trabaho. Makita niya, tatamaan siya sa akin. Pag mo intindi. Ayoko, tuloy-tay mo ko dyan at kukunin ko tumangan siya. Oh, banda. Lakas banda ba yan? Oo. Hirap na hirap na yung muli. Lakas ng hangin sa lalat eh. Eh, kung ganun, di mahal na mahal na naman yan. Nalulugi ka pa yan. Ano pa na naman yung muli. Ano? Marami ng huli. Huli? Ah. Huwag na tumalalaki ang araw. Huwag na tayo ko siya muli namin. Abba! Sana man kayo makakakita at tatawaran nyo dalaman sa anyang kusama. Hindi naman kayo ng dating huli mo yan eh. Mabitigit yan. Abad kaya ayaw nyo kumuha nun. Ay, paano ayaw ibigay naman sa kayo. O sige na, dos lang ka, dos lang ka. Hindi ho, mamang, ano pangalan ko? Goryu po. Golong Puteti ho. Tumahimik ka dyan. Goryu po. Gregorio kung iiksian. Ako naman si Glenda. Kasi ho, nagkukuha na kami ng mga larawan dito sa baybayin. Naisip ho namin na kumuha may kasama mainita. Pwede ho ba kayo mainita? Kasama ko ako sa larawan. Eh, alam niyo, totoo po dyan. Ako po hindi nakikihalubiro sa mga babae. Hindi naman po ako galit sa babae. Subalit, sa pagkakataon ngayon eh, parang masisira ang aking sumpa. Eh, sino ho ba naman ang makakatalo sa itsura niyo yan? At kayo mayroong taglay na kagandahan. Ano mo ba yung larawan? Kokodakin ako. Oo, yun na nga. Nagdrama ka. Pali ka na nga. Pantay mo yung isda. Pester ang babae. Pero ayun, si mama, nagkakandara ka. Pare, pare. Sino mo si Goryo?
Oh, dapat sumama sa mga taga-Manila. O, oh, Edward, doon ko muna sa kabilang grupo. Sige, kami na muna bahala rito. O, oh, Gorio, tanganan mo ito, ha? Tanganan mo. Ayan. O, oh, ikaw naman, Glenda, dito sa balikat niya. Ayan, ha? Glenda, matumari pa namin, eh. Huwag na muna makialam. Matagal ang oras. O, oh, sige. O, oh, Gorio, Gorio, huwag ka mahihiya. Huwag mo ipasok yung ulo mo dyan. Mapagkakamalak ang patingin. Konti lang. Macho. Yung macho ng konti. Hindi ganyan. Medyo nakatagilid sa akin. Yan. Okay? Ayan. Yan. Okay. Sinipin. Tao yan, oo. Oh. Ang kapal ng apok. Eh, wala namang kaitsu-itsura. Ayan lang. Ayan lang. Huwag mo ilabas ang ngipin mo. Hindi ka mukhang macho. Umanong ka. Machong-macho ka dito. Paano ba? Iha. Usap lang konti. Huwag mo na lang tignan niya. Nasaan mo? Ano ka sa mukha niyan eh. Dito ang tingin niyo para maganda. Ano ba? Ay, nambuhalang ahas. Ano ba ito? Bakit ba? Nagtatrabaho kami dito. Pasensya na kayo, misis. Ano, misis? Ano ba itsura ko? Tignan mo nga. Machong-macho ko. May muscle control ako. Change position. Dito ka naman sa kabila, Goryo. Kabila ka naman mag-pose. Ayan. Eh, gusto ko lang malaman. Anong kababalaghan kung ginagawa niyo dito sa lugar namin? Hindi ito kababalaghan. Nagpipictorial kami. Pictorial! Okay? Ah, Goryo, hindi siya mabahang tingin sa itaas. At saka direksyon tayo. Direksyon tayo. Sige lang, doon ang tingin. O, dito sa camera, sa camera. Ayan. Kukodakin ka, kukodakin ka. Dito! Goryo! Dito ang tingin. Ayan. Benda yung legs mo. Taas mo. Taas, taas. Goryo! Eh, sino naman yung magandang yun? Siya si Glenda Morena. Ang number one cover girl. Eto o. Oh. Nakita ko na rin ang personal. Ang ganda pala. Sandali ho. Ang ibig nyo sabihin eh, kasama nung babaeng yun, ang kababayan namin mukhang siyokoy. Eh, natural. Mabubura pa ba namin yon? Okay, Goryo, Goryo! Intindihin mo naman ako, please. Ilagay mo yung paa mo para mapatong ni Glenda yung kanyang hita. Ayan, ganyan, o. Sige, dito ang tingin. Ba't nanginginig? Hindi ka pa nito eh. Kinakabado ako eh. Huwag kang kikerbusin. Sige na. Pipigilan ko. Pigilan mo. Sige, o. Hoy! Bukit sa kanyan! Kasahinan ang anak ko! John! Buti ka muna! Nahulog eh. O sige, dalian na. Naku. Eh, aning asaw? O, dito ka nga. Ayan, sige, oh. Again, please, Goryo, this. Dito naman, ayan. At alam mo ba, ilalagay daw siyang pabalat sa isang sikat na magazine. Goryo, oo. Alam ba yung kasama? Yun ang sikat na model, si Glenda Morena, at makakasama pa niya. Uy, pambira swerte niyan. Pambira talaga. Ito lang, bitaw. Yung si Goryo. Huwag kayo makapalata, baka sabihin na iingi tayo. Sige lang. Goryo! Sikat na sikat tayo, oh. Ha? Pasensya na kayo kung di pa kayo napansin, ha? Kasi iniisip ko kasi yung nangyari doon. Nagtataka ko bakit sa dami-dami ng tao ako napili. Pambira ka naman, oh. Nakunan ka lang ng larawan. Akala mo kung sino ka mag-aastar yan. Hindi naman siya ganun si Iggy naman, oh. Kaya hindi naman ako siya nagmamalaki. Kasi iniisip ko kung tama yung inarte ko kanina pag Kodak, eh. Kasi ako napili. Bidang-bida ka. Oo nga, eh. Alam ko na. Bakit? Palagay ko, pare. Kaya ka napili. Dahil sa korte ng katawan mo, machong-macho. Ganun ba? Aba, bihira na ngayon ng ganun katawan. Oo. Maski magpasadya sila, wala silang makakit ng ganun. Tama pala yung biro sa akin. Kala ko binibirong malaki yung katawan ko. At alam mo isa pa? Ha? Oo. Sa mga modelo talaga, kailangan nila yung mga mukhang makikinis ang kutis. Katulad mo, pare. Ganun ba? Tinan mo, yung disporsilana. Saan kaya sila makikita? Hoy, nasa mga bagong gawang bahay sa Padlac, puntahan mo rin kung ako ikaw. Oo nga, hindi. Kaya kung gusto magpunta rin, baka sakaling kailangan pa nila, hindi na nila ako hanapin, madali na ako makita. Hoy, pumunta ka rin, pero may papayo ko sa'yo. Ano yun? Para lalo kang gumanda, pare. Para lalong bumilib sa'yo. Mag-makeup ka! Aling Antonieta, sana pagandahin niyo ang makeup ko, ho. Kasi magaganda yung sila Glenda, yung mga babae. Huwag kang maglala, pagagandahin kita. Oo, gaganda niyo, kasi baka masama sa fotografiya. Sabi nila, kailangan ang makeup maganda. Para kahit walang araw, maganda ang fotografiya. Akong bahala, relax ka lang dyan. Aling Antonieta, bakit nilalagyan niyo ako apog? Huwag ka nang maingay. Ganito talaga ang makeup namin dito. Ganun ho ba? Kasi baka hindi maganda sa fotografiya yung ginagawa niyo eh.
Akong bahala, magiging beauty kan talaga at may bigan ka pa ni Vilma Santos. Totoo po. Teka muna, bakit meron lasa morgue? Huwag ka nang maingay, relax. Baka pumangit ako nito ah. Baka buhangit ang fotografiya ko ah. Magiging beauty kan talaga pagkatapos nito. Teka muna, bakit may brocha pa? Talagang ganito yan. Wala ka nang magagawa. Ang pag-makeup lang kanito, ang pag-beauty namin ganyan. Teka muna, ilang mano ba ilalagay nyo? Baka magmukha akong pasyumano. Hindi na kailangan ng mano-mano. Lagan mo kamay mo riyan. Umitik ka. Beauty! Beauty talaga. Teka muna, bakit may bulak pa ako? Ang ganda-ganda mo. Ngayon na ako nakakita ng makeup pero pambulak. Naku, ayaw mo na yung may bulak. Kasi... baka masira ang aking fotografiya. Tanga! Talagang ganyan ako mag-make-up. Eh, wala naman ako na. Nalagyan ko ng bula. Sana lahat ni Minana. Saan? Sa punilali. Ay! Pambihira kang talaga, oh. Sabagay, pogi rin naman siya. Oo. Maganda ba? Bagay. Maganda ba makeup ko? Macho-macho? Parang mga artista. Teka. Pamatay talaga. Maganda. Okay, stop. Listen, individual pose. Okay? Sige, kanya-kanya position. Ikaw, Brenda. Gusto sabihin ni Albert. Okay? Yung maganda. Pogging. Pera, huwag kayo makakalam. Kita mo yung katabi niya, yung nanay niya. Sige na, lapit ka mo. Yung bae. Yung bae siya. Yung merong water lily siya ulo. Sige na. Hindi kaya magalit. Hindi magagalit yung nanay mo. Baka matubo pa yung mag-inak. Ang gwapo mo yata. Kaya nga naman. Ganun ba? Ganun mo yata ang mga tindi. Huwag mo ilalakas na maganda akong lalaki. Baka machismis. Oh, sige na. Lalapit na ako. Bukal na mo ba yun? Sige na. Naks. Koryo, bakit? Ano nangyari? Hindi ko alam. Ha?
Napahiya ako, hindi ko akalaing gagalunin na ako eh. Ano napahiya? Pinakita niyo naman siguro ang ginawa na sa akin. Baka naman hindi ka nagpakilala ng husto. Sinabi ko pa nga ako yung nag-abot sa kanina nung makita kami eh. Nagtataka nga ako, hindi sila dapat makaganyan sa akin. Bakit kaya? Talagang hindi ka namukhaan? Hindi siguro. Palagay ko, kaya hindi ka nakilala. Sumobrang ganda mong lalaki. Ha? Ganun ba? Sigurado yun. Di ba? Siyempre, hindi mo mayalis yun. Nakala nila kung sino kang star. Palagay ko, baka sumobrang lagay sa akin ang makeup eh. Alam ko na. Kung ako sa'yo, bumalik ka nun. Alisin mo na yung amag sa mukha mo. Diyan ka hindi nakilala eh. Amag ba nilagay? Mabuti lang hindi umagna sa mukha ko. Pumiraria ba naman? Ayoko na magpa-makeup. Mas mabuti pang hindi na akong gumanda. Tek muna, Goryo. May naisip akong paraan. Ganito ang gawin mo. Alam yung mga taga-Manila, hilig na yung hinaharana. Excited sila riyan. Haranahin mo, Goryo. Ganun na. Haranahin mo. Tatlong nagdurusa sa pag-ibig mo, Sintal. Ang tinig ko, anino ko, ako, aalin pang buhay kung walang tumamay sa aming giniw ko. Paus ng tinig, wala na ang anino. Paano pa ako? Tatlong nagdurusa sa pag-ibig mo, Sinta. Ang tinig ko, anino ko. Alam ko na. Kaya kainit siya ng tubig, pare. Dahil piyesta ng San Juan ngayon. Ha? San Juan? Hindi ba 24 ng Gunyo yan? Binago na palang pecha. Eto nga, nagdala pa ako nito eh. Sorry ha. Pasensya ka na sa mama ko ha. Naku, Glenda, magandang gabi sa'yo. Pasensya ka na sa pang-istorbo ko ha. Nanggalit yata ang mama mo sa akin. Hindi, alam mo kasi mahilig magkontrabida yun eh. Nagsasanay lang siya nung magit siya ng tubig. Bakit? Arte ba yun? Oo. Oy, arte ko at yun. Sabi mo siya kanya, kung aarte siya uli ako, itcha niya ng tubig. Oo. Gusto ko rin umarte. Pasensya na kayo, ha? Kasi nga pala, ito magasin para sa'yo. Aba, ikaw ito, ha? Maganda. Salamat. Ako, wala. Sorry, ha? Isa na lang kasi yan. Sige, dyan na kayo, ha? Salamat, ha? Gloria! Gloria! Pilamana ka, Lindy! Yes, ikaw, bata! Ito, totoo ba pala yung sinabi mo sa akin? Ha? Totoo! Anap! Pinagkaguluhan ka ng mga magagandang babae at kinudakan ka. Ha? Nakuway, balita ka sa bayan. At dahil dyan, kinantyawan tuloy ako nila ay nagpainom ako ng libre. Hindi kayo galit? Hindi. Nakula na huli. Napakaganda niya. Yan nga. Tingnan nyo, Ellen, sa atin niya. Ayan, ang ganda-ganda. May istorya pa sa loob. Mga naman, Jaski, nga pa nakubod ng ganda. Ay, ito! Ito ang gusto ko. Ay, mahusay na panahiyan ito. Oo nga ko eh. Ah. Alam nyo, kasi nanahuli, nag-aralan na kami. Parang minatapa kami nung ina niya eh. Aba! Ay, bakit ka magagalit? Ay, hindi naman siya nililigawan mo. Oo nga ko. Pero yung hindi pa naman ako lumiligaw, pero dapat yata manuyo ko ako yan eh. Aba, kailangan manuyo ka. Oo. Bigyan mo na regalo. Anong regalo? Yung isda. Ha? Yung mga huli ko? Abay, paano benta natin? Ay, no. Huwag mo intindi ng benta. Basta dito. Areglado yan. Gagaling. Alam mo lahat ang bagay pinapuhunanan yan. Basta mapupunta sa'yo. Thank you.
Goryo! Genda, huwag ka mag-alala ron. Mababaw lang yan, hindi siya malulunod. Salamat, ha? Oo. Alam mo eh, baka ka kung nagsasawa ka na ng pagkain ng kardi sa Maynila, kaya pinagdala kita ng sariwang isda. Ay, ang gaganda, no? Ang cute. Hindi cute ito, isda. Hindi, ibig sabihin, parang silverfish. Oo nga. Salamat, ha? Masarap ito, pwede pa itong abaniko kuminsan eh. Sa'yo lahat ito. Teka nga muna, magtatagal ba kayo rito? Siguro mga ilang araw na lang. Maigi. Kasi kung magtatagal kayo rito, dadala kita lagi ng sariwang isda. Salamat. Teka muna, yung kinokodak sa'yo, mm. Sikat na sikat ka pala. Naku. Yung palang mga kinokodak sa'yo, gagawin pa balat ng magazine ha. Meron yung kinodak ha, kasama ako eh. Mm. Ano kaya kasama kaya yung party ko, baka kaya putulin yun. Hindi naman siguro. Maigi. Dahil kung hindi, padala mo sa akin, gagawin ko pambalot ng tinapa. Ito sa'yo lahat ito. Palabiru ka pala. Salamat ha. Talaga bang Goryo ang tawag sa'yo dito? Ha? Goryo, tsaka yung ano, yung kwan, butete. Nanay mo, ang nanay mo kumakain butete. Marami kong butete, dadalang ko siya. Kumakain ba siya? Oh, ito! Alis yan! Alis yan! Oh, bakit? Alis! Bakit yung story, ah? Eh, kasi ho, nawala yung kamera eh. Bakit nawala ang kamera? Eh, nahulog mo kasi si Billy. Oh, nahulog naman si Billy, nawala ng Victoria. Eh, kasi ho, nahulog si Billy, kasama yung kamera. Ano? Billy, bakit mo hinulog ang kamera? Billy, damonyo ka? Anong ginawa mo sa kamera ko? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Mas mahal pa yung kamera ko kasi sa'yo, hayop ka! Oye, two? Hindi ho, two. Three. One, two, three. No, mintindes! Ang ibig kong sabihin, nagtaka siya, ikaw, hawak-hawak pa ganyan-ganyan. Mama, ano sabi mo? Bigyan niyo lang ho tayo ng isda, tignan niyo ang cute o maganda. Ah, anong klaseng isda yan? Mata pobre po. Yeah, kasi yung mata pobre, nakausle mata, yung pobre siya. Hindi kami kumakain ng isdang ganyan. Masyadong maliit. Ang kinakain namin yung mga grande. Grande? Ah, rancho. Anong rancho? Rancho grande. Animal! Halika na! Vamonos, vamonos! Wala kayo intindihin yan! Hindi ho, hindi ho. Para ho kay Glenda ito eh. Pati kami mo, sandali lang ho. Huwag na! Vamonos, vamonos! No. Hindi ho, huwag nung manusin. Manus kayo ng manus eh. Ganda! O, oh, lumagoy na kayo uli. Ano ba ginagawa ko? Thank you.
Pasukahin niyo kayo! Kayo makalala! Hindi naman ang tatawag niya! Buhay siya! Buhay siya! Buhay siya! Magandang gabi sa'yo, Glenda. Ano yung tinatago mo? Ha? Yung litrato mo na ibinigay mo sa'akin. Eh, kaya sana ako nagpunta dito kasi gusto ko sanang pasalamat sa'yo dahil niligtas mo kahapon. Ha? Walang anuman yun. Walang anuman. Buta ko sa'yo buhay ko eh. Alam mo, Glenda, isang karangalan para sa'akin ang ikaw ay iniligtas ko at ako ay handang maglingkod sa'yo anumang oras. At ang mahalaga sa lahat, nakapasalamat ako sapagkat ikaw lamang ang unang babae na gumising sa aking puso sa tawag ng pag-ibig. Pero alam mo, Goryo, kung lahat ng tao may kalooban katulad ng sayo, wala na siguro magiging problema dito sa mundo. Sarap siguro mabuhay. Pero ikaw na yata pinakabay ng tao na kilala ko. Hindi naman siguro, Glenda. Alam mo kasi, hanggang ang akin, ang kahulugan ng buhay ay pagmamahal, paglilingkod, at pagbibigay sa kapwa. Ang nagtataka nga lang ako, bakit napakarami ng maramon. Glenda, sandali lang.
Eto, pasensya ka na sa alaala ko sa'yo, ha? Dalhin mo sa Maynila. Oo nga, eh. Salamat, ha? Hindi, anong kailangan yan? Mayroon kita yung sabi mo, ha? Demasyado, chikiting. Sabi sa Maynila, malalaki saging. Diyan, ako niyan. Eh, kung naliliitan kayo dito, eto, mataba ito. Kaya niyo to. Mama naman, marami naman, eh. Basta man tumagay sa grasya ng Diyos. Goryo, kaya nilang kunin ako kuha. Salamat, ha? Pasensya ka na dyan, ha? Punta ka sa Maynila. Doon sa amin. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ka maayang pumunta sa aming bahay. Mama naman. Listyan. Goryo. Saan dito, eh? Bye-bye, ha? Bye-bye. Tayo, dali. Thank you, ha? Pronto. Bye-bye. Matanggap lamang kita. Kung marami kang diploma, marami kang salapi. Tama na. Wala ako kung salapi. Marami ako isda. Genda! Ika na naman ako. Oh, ba't kayo nakatumpog yan? Ba't kayo umiyak? Ang manong ko yung nag... Anong nagdag? Hindi mo namin mapigil, eh. Huwag niyo sabihin, napakamatay ang ungas na yan. Goryo? Oh, ba? Katira niyo yung pake. Wala na huli. Hahabulo ako sa last tip. Pupunta ako ng Maynila. Ha? Bakit? Kasi alam niyo naman po, sapul pa sa aking pakabata. Hindi pa po ako nahumaling sa babae. Subalit nang makilala ko si Glenda, palagay ko siya na po ang babaeng pasan sa aking panaginip. Kaya nanahuli, gusto ko lang patulayan sa kanyang nanay na ang kailangan daw niyang lalaki para sa kanyang anak ay yung isang mayaman at maraming diploma. Yan isang hamon sa akin at patutunayan ko naman na kaya ko isang gawa yan. Naulog ka na ba? Paano magagawa yan? Sa kukuha na salapi? Pahala na ho. Kahit na ipalo ko ang katawan ko sana buhay. Pare, makapagtanong na nga, ito ba ang daan dito, saan pa papunta ito? May tayo mo sumagot. Ito, saan pa papunta ito? Itong daan ito. Right. Ay, naku, hindi ko sinasadya. Sandali lang, ha? Makapagtanong nga ako, saan ba ang papuntang Guadalupe? Diretsuhin mo ito. Diyan, mahihit mo ang Wendia. Sumakay ka, papuntang highway. O, mapunta na ng banyan, Guadalupe. Ay, salamat, ha? Okay. Are, punta na ako, ha? Right hand, sarong! Tintoy! Ako si Goryo. Goryo! Aba! Oo! Ako! Tuloy! Aba, yun nabigla, uwi mo ah. Sige, tuloy. Alam mo, Goryo, kung talagang gusto mong kumita ng pera, magpatulo ka ng pawis. Oo nga, pero kung baka yung pagtulo ng pawis ko, wala akong makain, pawis ko na lang ang makain ko. Gusto ko yung kikita ko ng maraming pera, pareho nung sa bangko sana. Sa mabuting paraan. Gusto mo din lang yan. Ipakikilala kita rin sa kaibigan ko. Oh. Yun, nagtatrabaho sa pinikula. Pinikula? Oo, ipapasok ka niya, stuntman. Ano ba stuntman? Bah, malaki kita niyan. Ano stuntman? Ang stuntman, yung halimbawa, kailangan ng bida, medyo madidiskrasya, ipapalit ka rin. Naku, baka pareho yan nung nagshooting sa lugar natin, si Fernando Pudunyon. Nung pinalakol siya sa ulo, nilagyan ng double, pinalakol, 8 binayad, wala pang pagkain, ayoko niyan. Baka mapalakol ako sa ulo, ayoko niya. Iba naman ito eh, stuntman, alam mo malalaki yung kita niya. Hindi ako papalakol eh. Hindi! Ayan, pwede. 3,000, sa pinigula. Ka! Ang gusto ko yung realism. Ako, misaya ng Philippine movies. Take 15 ako tayo direct eh. Walang pakilam kung take 15. Sige, akit dito yan. Please! Ano ba? Wala akong pagkakilang pumamatay niya o masira ulo niya. Hindi yata nagsutuan ang direktor yung ako. Ah, pasaya ka dito ulit. Dali! Oh. Ay, nako. Hindi, ako na. Oh, kaya mo pa ba? Kaya. Ako natin.
sige, sige. Balik sa pwesto yan. At ihulog ulit. Balik ka na. Balik ka na. Pilipe, kape! Balik ka na. Teka, teka. Ang gusto kong gawin mo, magkagutay-gutayin yung katawan at maligo ka sarili mong dugo. Kayang po ba yun? Oo, kaya, kaya. Sandali lang, kasama mo na ba yung pwesto yung sukiyang usapan? Oo, tatagtagan ka pa, tatagtagan ka. Ano pa? Gusto niyo ulit ang utak? Lalong magaling. O yan, ako malaki bayad yan. O sige, sige, sige. Sige, kayo. O sige. Alam mo, paglabas ng bituka, mas malaki. Bakit bituka? Oo. Eh, baka gagawin akong dinugwa. Hindi. Oo, yun mo na to. Sige, shoot mo. Okay! Pwede! Motor! Okay! Hey! Oh, ano? Kayo pa? Red pants.
sa loob ng 35 araw. Ha? 35 araw? 35 araw. Buhay ng bala ba nandito? Kasi malaki premyo. Hindi, kala ko lang lang. Malaki. Ah, malaki ba premyo? Oo, oh, sige, payag ko ako malaki premyo. Ah, naiintindihan niyo? Huwag kayong susunod sa baba. Oo. Oh. Ayon sa batas ng buksing, oo. Bawal ang susunod sa baba. Opo. Sige, maglaban kayo ng mahusay. Oo. Oh. Pag sinabi mo, maghiwalay kayo, break. Opo. Ano ginawa mo? Kinain ko. Saan ba't mo kinain? Eh, kala ko puto eh. Goma yan eh, para pasangga sa bunganga. Goma ba yun? Kala ko puto eh. Puto. Wala ka na ba? Meron! Mabuti nakabili ko. Kasi makunat, kala ko kumiunat ikoy eh. Wow! Wow! Rahay! Betsy! Yan in the house! Dito ka manunod! Dito ka magsasalita lang sa
tiyap ka ng tiyap, tatampalin kita eh, tsaka pa eh. Ah, Gloryo, kamahala ka rin siya, kumita tayo ng pera. Oo nga. Pag natalo ka, doble premium mo. Ha? Totoo ba yun? Oo. Imagine nyo lang sinabi, doble pala premium mo. Talo na ako. 38. 39. 40. 41. 2. 43. 44. 45, 46, 47, 48, at 500, 48,500. Goryo, ano ibig sabihin nito? Ha? Mga diploma. Ba't? Ang dami? Kasi alam mo, sabi ni Alin Loretta, ang gusto niya raw mapangasawa ng kanyang anak, yung isang binata, na maraming kwarta at maraming titulo o diploma. Kaya ang ginawa ko, namili ko ng mga diploma. Oh, kagaya nyo isa niyo, bakit meron pang munting lupa? Eh, kasi yung mga gumagraduate para sa munting lupa, binibigyan din ng diploma eh. Marami dyan, lahat ang uri ng diploma meron dyan eh. Ito nga, ayun, saan? Sa mental. Oh, tinahulo nyo? Eh, hindi, bago naman siya ibalik. Naibalik eh. Naibenta sa akin, nakuha ko ng mula, sila ko talaga ulo. Bumili rin ako dun eh. Merong high school dyan, merong primary. Saan ba makakabili ng diploma ng kindergarten? Goryo, pag lahat naman ng diploma, eh hindi ka na paniniwalaan yan. Bawa ka magsalita ng ganyan. Ang sabi ni Ali Loretta, mas maraming diploma, mas gusto niya. Marami pa, papakita ko siya. Meron pa diploma ng cosmology. Ano? Eh, papapakita ko nga sa'yo. Wala kaming kailangan. Sa iba muna ila akong tindam mo. Napakamanan akong propagandista. Hindi po ako nagtitinda ng ice lap. Napakaulit mo ah! Sinabi ko mas hindi kami bibili ah! Aba, sandali lang mo, Doña Loretta. Hindi niyo ba ako natatandaan? Ako si Goryo, yung tiga-aplaya, si Goryo Butete. Eh, maaring hindi niyo ako natatandaan kasi gumanda akong lalaki ngayon eh. Kaya po ako nakpunta dito, natatanda po yung sinabi nyo na ang kailangan mapangasawa ng inyong anak ay yung taong merong salapi at saka maraming titulo. Eto na po yung salapi, naririto na. Naririto yung lahat yung mga titulo. Meron dito ininyero, doktor, abogado, albularyo, embalsamador. Baka gusto nyo, maimbalsama ko kayo, pwede rin no. Sinunod kong lahat ang sinabi ninyo. Ang hindi ko lang hunagawa ng paraan, itong aking mukha. Posigido kang talaga, ano? Para kang pirania. Pwede sinaramdam ko sabihin sa iyo na si Glenda ay malapit ng ikasal. Ikakasal na? Kanino po? Kay Bimbong Madrigal. Mayaman. Kaya, ang mabuti pa sa iyo, dali mo yan lahat ng mga basura mo at umalis ka na. Sapagat pag inabutan ka dito ng kanyang nobyo, seloso yun, papatayin ka at babariling ka pa. Mama, ba't kayo nagsinungaling kay Goryo? Hindi naman totoong mag-aasawa ko ah. Sinabi ko lamang yun sa kanya, iha, para matigil na ang kanyang kahibangan sa iyo. Pero mama, kawawa naman siya. Gusto niya lang naman makapagkaibigan sa akin eh. Kaibigan? Oo. Ang ibig niya, gansuhin ka. Hindi ba naintindihan yun, iha? Hindi ka ba nahihiyan yan? Sa pamilya natin, makakaroon tayo ng isang butete? Diyos mio, kay barbaridad. Ang laking kahihiyan. Butete? Ay, Diyos mio, no pwede ser, no! Mama, ano yan?
special offer? Anong tinda nyo? Sama ng loob. Bibili kayo. Check. Pinatanong lang eh. Goryo, Goryo, dahil lang ba sa babae, magpapakamatay ka? Huwag ka nang maghanap. Nandito na si Take It Away. Ako ang nagsasalita. Isda, nagsasalita? Bakit? Katulad din ninyo kami ah. May bibig, may mata, may tenga, may kwan. Tinga lang nakikita. Naku. Kung kababalaghan man itong nakikita ko, hindi ka panipaniwala. Utang na loob, huwag mo akong tatakutin. May sakit ako sa puso. Baka mabatay ako. Utang na loob, gusto ko pang mabuhay. Teka, bakit mo ba ako ginaganyan? Natatandaan mo noon, may niligtas kang maliit na isda na naipit sa batuhan. Siya'y anak ko. Mula ng pangaralan mo siya, tumino na ang anak ko. Siya'y naging ulirang anak hanggang siya'y namatay. Nasa Loyola siya ngayon kung iyong dadalawin. Dahil sa nagawa mo sa kanya, ibig kong gumanti sa iyo. Take it away. Sa bagay eh, yan nagsasalita ka kapag ipaniwala na yan. Pero baka binobola mo lamang ako, di mo ako tutulungan sa suliranin ko tungkol kay Glenda. Ako'y nakahandang tumulong sa iyo, Goryo. Ano man ang iyong suliranin. Totoo? Totoo yan? Buti pa, isama mo ako. Oo! Talaga? Tutulungan mo kay Glenda, ha? Ano bagang tulong? Eh, alam mo, sa ngayon, galit siya akin ng nanay noon, si Alin Loretta. Makita lamang ako, nakasimangon to kaagad, eh. Yun ang tamang baguhin mo anyo ko. Gusto ko gawin mo akong isang artista lalaki, Scott. Yung bata pa? Direct from Channel 13. Tumingin ka sa salamin nang masaksihan mo ang iyong pagbabago. Aba, aba, naging si Rudy Fernandez ako ah. Kabagay na bagay sa akin ito. Dito nito, talaga pala makapangyarihan ka. Siguradong tatanggapin ako ng nanay ni Glenda ngayon. Ang gwapo-gwapo ko ngayon. Dito nito, salamat ah. Ginto dito. Ayoko nitong mukha nito. Palitan mo to. Eh, makakaproblema ako eh. Baka habunin ako ni Almo Moreno nito eh. Makakagalit sila ni Glenda. Ayoko nito. Palitan mo. Eh, sinong gusto mo? Sino nga kaya? Ay, kabayo! Kabayo? Ako, Mrs. Pecha na naman ako. Naniliyasan naman tayo ng manong mo.
Gloria! Gloria! Po! Hindi ba ako lasing ah? Nakait ba ako? Ikaw ba yan, Gloria? Ako nga! Aba, inimatay. Siya pala may gamit ng katsutsilyo ko. Aba, naging kabayo pala ako. Naku, ganito dito. Balik muna ako sa dating anyo. Mabubuko tayo. Sinabi mo eh, take it away. Walang niya pala itong ginawa mo sa akin. Gagawin mo pa akong kabayo. Eh kung nasabi ko yun sa Pampang, yung mga nakatumpok doon, hindi gagawin mo rin. Eh ang baho nun. Kumanda ka ginto dito, luluwas tayo ng Maynila. Oh! Napabalik ka! Halika, tali ka! Katulad ng sinabi ni Douglas MacArthur, nang siya magbalik sa Pilipinas, I shall return. Nag-return naman ako. Subalit, insan, sa pagbabalik ko ito, ipakikilala ko kay Alin Loretta na ang taong katulad ko na kanyang hinapak ay nagbalik upang magtiis at ako'y magpapakayaman. At pag ako'y mayaman, babalibulig ko siya ng salapi. Yan ba ang sabi ni MacArthur? Hindi, yung I shall return lang. Eh, ba't ang dami mo sinabi? Bali ata ang pagkakatuloy mo eh. Kailangan ata sa Mandaluyong eh. Hindi talaga. Natuloy ang kasaligred ah. Eh. Salamat. Siyempre, ganyan lang talaga ang magulang. Gusto nila ang kanilang anak eh malagay sa maayos. Hindi yung ipakakasal sa isang lalaking sa laula mukha. Siyempre, maghahanap din ng ano yun. Isan, pinadidirigan mo ba ako? Hindi, ang ibig ko sabihin... Ngayon ako naniniwala na akong bakal, ikaw ang kalawang lagi. Ano ibig mo sabihin? Hoy, di ba ang kalawang ang sumisira sa bakal? Sige, matayin mo tumukan to. Hindi, ang ibig ko na sabihin, ang isang magulang, gusto ang kanilang anak, malagay sa maayos. Tama, kaya sa pagbabalik kong ito, iaayos ko ang lahat. Narito, ang pag-asa, ang aking kaibigan. Ano ba yan? Ano yan, duwende? Hindi. At isda. Mabuti pa, Gloria, pumunta tayo ng ano, ng mental. Ano ba akala mo sa akin? Naluloko ko? Bakit mo ako yayain ng mental? Eh, pambira ka eh. Dito, may trabaho ko dito eh. Inaabala mo lang ako eh. Ano ba ang trabaho mo ngayon? Karera! Ha? Hindi mo nalalaman na maraming yumayaman dyan? Ano karera ito? Karera ng surot? Ano? Sus Mario, si Gloria, karera ng kabayo. Yung tinatawag na special jackpot na dandan libo, dandan libo. May yumayaman ba dyan? Siyempre. Gusto mo ba makaroon ng pera? Eh, kaya nga ako nagpapakahirap eh. Ginugulo mo na ako dito, pupunta ka rito. Problema, problema, problema. Shhh! Kung ganoon, magbihis ka. Pupunta tayo sa karera. Magdala ka tuloy ng palang. Bakit? Papalahin mo lahat ang kwarta sa karera. Sandali lang at kami makukumpirensya. Makakakwarta ka na. Ito na po, Susi. Oh, si Mrs. Iniwan na lang po sa akin yan. Oh, thank you very much, ha? Okay. Okay. Ano yan, Gloria? Aba, ibinigay na sa atin ng susi ng bahay. Nangangahulog ang atin na ito.
Ba, binili mo ba ito? Eh, natural siya natin dadali ng kwartang na kolekta natin. Kung nakakita ko ng bahay na yung blutang sa ere, yun sana ang gusto kong bilhin. Yung floating, yung hangin. Teka muna, wala ka bang hangin sa ulo? Pabihira ka talaga, oh. Puro ka naman kalokohan, eh. Binibigyan ka ng magandang bahay, puro ka naman daldal, eh. Paano yung bahay ko? Iwan na natin yun, ang lalaki ng lamok, eh. Bakit? Ito ba, walang lamok? Eh, meron nga, pero hindi ka naman mabubuhat. Nakahawak sa'yo, surut, eh. Sa... Halika sa loob, kapag bowling ka. May bowling sa loob? Oo, ang bola, yung queso de bola. Ikaw na, Lila. Ikaw pa, amo. Kaya laki-laki bahay, ayaw katulog. Mario! Oh, bakit ba ayaw mo katulog? Ikaw naman, napaka-reklamador mo eh. Sino ba kayo ng katulog? Pwede sana. Pero hindi maaari. May dahilan ako kung bakit ayokong dumami ang tao dito sa bahay. At malalaman mo rin yan pagdating ng panahon. Lero dyan. Nakalaki ng bahay eh. Lilibutin mo ito, sa araw mo na lilibutin eh. Ba? Si Glenda, oh. Glenda? Si Glenda? Paano uwi sa disco? Sa disco? Sayawan? Ba? Tama. Ito ang pakakataon ko. Para makita kami. Sa disco, pupunta tayo. Kaya anong mangyayari sa'yo? Hindi ka naman marunong sumayaw. Huwag mo intindihin niyo sa'yo. Mahalaga makita ko si Glenda. Tsaka yung sayaw. Eh, yung mga sayaw ng mga lolo nung araw, inaabot ko yung mga ganyan-ganyan. Eh, ba, iba ang disco ngayon? Eh, disco ngayon, para ka na nag-iitya ng lambat sa awal. Huwag mo ang konti! Kakataon na para makita, tumahimik ka dyan. Kay Glenda Ansa, kay Goyo Antiga, ano yung
sunod-sunod eh. Mahirap pala. Pagpila ka, pwede makali mo ng bigla yan. Inaaprobitsa mo, no? Habang nagmumuni-muni ko dito, gusto mong maubos yung ubas. Siya yung lahat dyan, huwag mo itindihin. Ang mahalaga, si Glenda. Kaya ngayon, mapapatunayan ko sa'yo ang dahilan kung bakit ayoko na maraming tao dito sa bahay na meron tayong dapat ilihim. Papasok lang ako sandali. Paglabas ko, ha, mabibigla sa anyo ko, ha? Kung ano man ang makita mo na lumapit sa'yo, ako yon. Pagbira ito, pisa ko. Kung ano iniisip. Ito kaya kumasya sa nalamunan ko lahat, susubukan kita. Pinto nito, susurpresahin natin ngayon si Pintoy. Papalitan mo ayoko. Pero ayoko nung kabayo, ha? Gusto ko yung maganda. Tsaka ayoko nung artista, masyado maganda lalaki yun eh. Gusto ko yung ordinaryong society boy lamang. Pero magguwapo. Tsaka mataas, ayoko nung escalator shoes, ha? Yung parang basketball player, yung mistiso. Tsaka kung babaguhin mo ayoko, baguhin mo na rin yung boses ko para wala nang mahalata sa akin. Yung guwapo, ha? Ang kahilingan mo ay aking kautusan. Ipikit mong inyong mata. Tatatan! Direct from Channel 13. Ayos ba, pare ko? Yan ang gusto ko. Mukhang society boy at basketball star. Salamat dito rito, ha? Sandali lang. Ano yun? Pagdating ng 12 ng gabi, kinakailangan magbalik ka dito sa bahay, kundi magbabago ang inyong anyo. Alas 12 ng gabi? Tandaan mo, ha? Oo. Salamat, ha? Sandali. Pambihira ka naman, Insa, no? Kanina, yung ubas ang nilaman mo. Ngayon naman, pati mansanas, nilunan mo lahat. Oh, nagtataka ka, no? Ako si Goryo. Tandaan mo, itong mukhang to ang lagi mong makakasama kila Glenda. At isa pa, pag itong mukhang to ang dala ko, ang pangalan ko ay Greg. Understand? And so, folks, after our disco maniac from Bicolandia, we now have our disco maniac from Ilocandia, Manong Bigay and Manong Jimenez. Take it away, baby! It will be quite hard for the judges to pick the winner. But for a breather, let's ask our guest of honor, Miss Glenda Morena, to do a number for us. Eh, wala akong kabarehe. May I have the pleasure of this dance with you? With your permission. Kasama ng tumangay sa anak mo. Eh, sino ba siya? Kaysa isang anak na tagapagmana ni Senyor Serapin Montelevano ng Bacolod. Mayaman? Pamangkin ni Carter. Ang presidente ng Amerika? Hindi, ng Iran.
Sino ba matanda sa inyong dalawa, kapatid? Sino kapatid? Yung kapatid. Ikaw naman. Mami ako eh. Sorry. Kasi mukhang bata ka kaysa sa kanya. Ako? Oo. Ay, karito, eres tu? Para kang flower babe. Bagay ba? Oo, nakakahiya. ang ibig ko Bayan. Magandang hapon ho. Ay, Diyos mio. Si Greg Montalivo, no? Glenda! Glenda! Nato si Greg! Padalita! Ay, anong laking honor. Greg Montalivo, no? Kung nalalaman lamang ng aking mga kaibigan, ng aking mga kapitbahay, na aking bisita ngayon ay isang multimilyonaryo. Greg, entra. Por favor, pasok kayo. Pasok kayong dalawa. Ay, ay, kigwapo. Kigwapo, ang ganda mo. Misis, baka marinig tayo ng old doctor, makidnap kami. Ay, perdone, perdone, na pumalaking karangalan. Greg, nang ginawa mo sa akin na bibisitahin mo ang aking maliit na pobreta, pobreta sita. Ehen, por favor, arresto, senyor. Kami siya dentro. Pasok, pasok. Si, si, si. Kung nalalaman lamang ninyo, mga kapitbahay, mayamang milyonaryo. Ay, 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 excuse me, Mr. Milyonaryo. Siéntate, por favor, siéntate. Ay, ay, qué guapo es. Tú, ya, ya, un poco de tú. Sí, 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 sí. Ay, qué guapo, qué guapo. ¡Glenda! ¡Glenda! Ay, ya, ya. Ay, Dios mío. Bueno, mis zapatos, tú. ¿Narinig lang ang pangalan ni Glenn? Nagpasok-pasok na? Tarik-tarik kasi ng hagdanan namin eh. At saka model yan eh. Ang galing mo palang mag-